Si Doktora Nina Gloriane Balzum, chairperson ng DOST COVID-19 Vaccine Expert Panel. Doktora, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan Noli, at sa inyong lahat. Opo, ito mga tanong. Bakit may mga report na mahigit sa 350 na healthcare workers sa Indonesia na nagka-COVID matapos mabakunahan ng Sinovac? Totoo po ba yung sinasabing... Okay. Anong nangyari doon? Okay. Kung maalala ng mga iba, bago ng May 12, may mga reports na meron ng real-world effectiveness ang coronavac. Ito yung itinurok dito sa mga healthcare workers. Opo. Maganda ang performance no? So, 100% efficacy against severe COVID, 96 against hospitalization, 94 against symptomatic COVID. Pero ano nangyari? Nagkaroon ng Ramadan, maraming naging pag-ipon. Ngayon, bukod doon, may dumating na variant. Ha? Well, of course, may mga variants na, pero mas nakadagdag sa problema itong Delta variant. Delta. Siguro, nakapasok kahit papano. And that caused the surge. Ang sinasabi naman natin, even sa lahat ng bakuna, ay ang protection ay mas sa against the severe form than mild or moderate. So, pwede pa rin magkaroon mild and moderate. And especially dahil nga ito, ina-ascribe o ina-attribute sa variants. Pero hindi lang Delta. May iba pa silang sinasabing variant na maaring ito yung South African at yung UK variants. Okay. May mga vaccine na one dose lang, single dose, ano, doktora. Pwede bang dumating ang pagkakataon na pwede na rin single dose ang lahat ng vaccine? Kasi yung ibang mga bakuna talagang mas maganda ang performance kapag dalawa ang doses na naibigay, no? Ngayon yung una, maaring mababa yung efficacy nila o yung protection na ibibigay, mga nasa 30, 40. Pero yung ibang mga bakuna naman, after the first dose pa lang, nasa 60-70% na. And in fact, mayroon yung iba, nasa 80 daw. Okay, but we still have to see those technical data. Yes, opo. Yung sinasabing real world. Pero mas mabuti talaga ang dalawa kung kami ang tatanungin. Opo. Ngayon, ito. Paano dapat mag-ingat ang mga kasama mo sa bahay kung may kasama ka namang hindi pa nababakunahan? Okay, yung pag-iingat, alam nyo, depende, no? Kung sa isang bahay ay mas marami ang bakunado at yung iba na hindi pa bakunado, ay huwag na lang muna sanang lumabas. So meron kang sense na protektado ka kapag walang ibang pumapasok na tingin mo ay pwedeng makapagdala ng virus or yung mga hindi bakunado ay labas ng labas, may problema po tayo doon, no? Kung lalabas man, kailangan na nagpa-practice ng minimum public health precautions. At yung nga po, hindi natin masasabi kung paano lalabas-pasok itong virus na ito. Opo. Depende sa movement nila. Kung hindi sila lumalabas, walang problema eh. Oho. So yung bakunado will protect them. Yun. Ay, malinaw na ho yan. Ano? Ngayon, may nagsasabi po na halimbawa, ako, nabakunahan ako ng Sinovac. Pero may naririnig na ako na after 6 months daw, pwede na ako mag-booster. Ibang klase ng bakuna. Yun ba yan? Hindi pa namin i-recommenda yan, no? Opo. Kasi kulang pa mga bakuna. Sa yung equity, parati nating sinasabi dyan na kung nakadalawa ka na, tama na muna yon. Pinag-aaralang mabuti kung kakailanganin ba ang third dose or a booster shot at kung kailan. Bo. So marami po tayong minomonitor ng mga bakuna at iba-iba yan. Okay. Hintayin na lang po natin. Hintayin na lang natin. Pero posible ho yun? Posible, yes. Okay. Kay Attorney June Mindana, according to the news last week, the DOH will conduct a study if it could shorten the waiting period for the second dose of AstraZeneca vaccine. Ano daw ang latest sa study na ito? Actually, 1 to 3 months ang window period dyan. Kaya lang yung unang in-announce ay 12 weeks, no? Pero pwede talagang between 1 to 3 months yan. Yung window period na inalaw. Mahaba po? Ba't mahaba kasi, sa AstraZeneca? Oo, yung data. Sila lang actually may data na ganun eh. Mm. Kapag less than 4 weeks, mababa yung protection. Pero between 1 to 3 months,
lalo doon yung 3 months, mas mataas yung antibodies na nakita. So may, pwede pa rin. Yung sa 1 month, okay pa rin yun. Mataas pa rin po ang antibody na napoproduce nun. Okay. Totoo, sabi ni Rosemary Eliseo, totoo bang may halong, kapag kapag may halong steroid ang maintenance mo, hindi ka tatablan ng vaccine? Hindi siya hindi tatablan. Mas mababa ang magiging response mo. Pero you still have to take the vaccine kasi kailangan mo rin naman yung immunosuppressive drug, na usually steroid yan, as a maintenance, lalo na kung may autoimmune disease ka. Pero you have to get the jab as well. Kasi ikaw nga yung mas high risk for severe COVID. Okay. So, Doktora, maraming salamat po sa pagkakataon. At okay. Sa muli. Thank you. Good morning. Good morning po. At yung mga dagdag na tanong sa next time po. Thank you. Yun, si Doktora Nina Gloriani, Chairperson ng DOST COVID-19 Vaccine Expert Panel.